Spirit. Pero, uy, Team Spirit, ah. Chen, inilabas na together with the bristle back. Ate pa rin yung approach na ginawa dito ng Azuri, man. Kumuha rin sila ng Clinks at IO. Teka, Clinks to ng ano, China region, ah. Kapo may gumawa niyan pero hindi ganun ka-okay yung naging result. But we'll see this time around what will happen. And Dark Willow. Pero ayo. Available yung Leshrac, ha? Kaso... Pwede na lang gamitin din. Marami pa naman pwede. Binana nila yung sniper, oh. Pati yung Vengeful Spirit. Grabe pumuboset na ginawa sa kanila kanina ng dalawang hero na yan. Machakit, machakit. Okay na, mga pare koy. Bogo, over 30-40 na, wag babat. Oh, may mali mo, par. Bet responsibly kasi. Kaya ganyan eh. Okay. So, eto, mga idol, Azure Ray. Baka nilang kukulong dito. May reaction to that comment. Oo. Tumawa ko. Ang galing. Sure na sure, Azure, sabi ni James. Ayun. Sure lose nung game 1. Sure na sure sa Azure. Malay mo, makapag 1-1 naman. Eh, hindi pa kasi nato 2-0 dito yung Azure. Eh. Ayun nga, malupit. Mata 2-0 pa sila nung team na laglag na. Tapos dapat, pag nagkataon. Dapat 2-0 nila yung next series. Para maka, oh. Ano, alam mo yun, maka top, or maka top 2. Diba? For Doom, pick. Mukhang okay naman din, lalo na at that's a bristleback. Kailangan talaga yun ng regeneration heavily, especially may Chen. Dito ngayon yung Team Spirit. Type ang available for Azure. Okay lang naman kung 0-2 sila dito tapos maka 1-1 lang sila mamaya. Pasok pa tiebreaker eh. Pasok pa rin naman sila eh. Tatiebreaker sila. Sa end. Ay, naku, G2IG, pwede pala humabol. Yun nga eh. Hindi pala pwede. Kailangan nga makadalawa nila dito. Ilan ba yung game ng G2IG? Dalawa? Dalawa pa eh. Isa? Ay, hindi, isa. Ah! Hindi, ibig ko sabihin, sa ano, it would be yung Azuri, para ma-secure yung top spot, top 2. Kasi pag nauna sila dyan, magiging 9-5. So, meaning to say, angat sila sa PSG Quest. Gagi, mukhang may tiebreakers nga yata talaga. Hindi dito. So, entity, series, oh. Entity G2IG. Pag nag-ano kasi ito eh. Entity. Pag nag-1-1 lang to, matik tiebreaker sila. Ah, matik. Sino malalaglag? Pero pag so kailangan, may maka 2-0, either sa kanila. Tapos, pag na 2-0 pa ng OG mamaya yung Azuri, yun pa nga bulag pa. Pwede pa malaglag yung Azure. Pwede. Kung matusiro sila dito at matusiro sila ng OG mamaya. So safety na talaga yung 1-1-1-1. Oo, yun nga. At least, para kahit papano, angat din sila. Magiging top 2. Tapos, labo-labo na yung iba dyan. Bahala yung na. PSG Quest, nakana na lang yan. Nagdadasal na lang yun. Prayers. Eh, mahirap. Hmm, para hindi na maalis sa upper bracket. Pero 8 na lang sila eh. Ayun nga eh. Teka, tapos mo nga. Kaya nga dasal-dasal na lang para hindi na maalis dito. Ang OG. Sabi natin maka 2-0 sila, adi 7-5, safe. Isang series na lang sila, di ba? Oo, isang series na lang, 7-5, din nalabotin yung quest. Maka 2-0 ng G2IG, 8-6. Tayo sila sa quest bigla. Tapos naglag entity nun. Pero pag yung entity naman naka 2-0, ganun din. Pag 1-1, tiebreaker sila ulit. Kasi na makapasok sa lower. Or sa... Actually, three-way. Pag three-way. Nagkataon. Pag natalo yung Azuri dito. Pag natalo magkakaroon lang. Ng three-way tiebreaker pag nagkataon. Okay na mga par. Labo-labo na to. Para sa ating Group A matches. Basta ang ano dyan. Pag nag-1-1 yung G2IG tsaka entity mamaya. Tapos natalo pa yung Azuri dito. May three-way tiebreaker tayo. Oo nga no. Diba? Pare-pareho sila magsa-7 eh. Oo. So, ang laban hindi, may laban pa naman Azuri mamaya eh. Hindi kasama yung Azuri doon mo. Ay, oo nga pala. May laban pa sila mamaya. May laban pa, may chance pa. May chance pa pala. Madami pang mga mamaya. Pa mga last two, pare. Last two pa. Pag di sila nanalo doon, yun nga. Ang ending. Ay, ang gulo ng group E natin. 4 yata yun, 4. Kasi 7 din, magsa-7-7 sila lahat. Ganda dyan, laki number. Chartiyan na yan, mga bossing. Kaya wag na siyempre, wag na patalo yung Azuri. Isa na, umisa na kayo. Para di na kayo malaglag.
Yes, sir. So, Slark for Azuray, mga pare. Yan na lang din naman isa sa mga pwedeng sumabay dito sa Breselva. Kubusan mo ng stats as much as possible. So, Keeper of the Light para sa Team Spirit. Inalis na nila, mga pare. Parang nga naman, hindi na din naman problema dito yung Leshrac. Still pick na rin, kahit pa paano. Diba? Razor Mid. Lakas ng ano. Ay, wait. Support Clings pala to. Okay. Ang lakas ng pressure ng Spirit. Ayan nga eh. Torre, team fight. Pick off. May pampatay naman nila sila sa Bristleback. Would be the Doom. Tsaka possibly mabugbog yun ni Slark sa laning. Oof. Primal Beast. For the offlane. Para nga dito kay Neolapsis. Blah, blah, liquid. Sa kabila tayo yung bossing. Ayan. Anyways, guys, do check him out sa blacklist. Pwede, pwede yan. So, Azuray. Huh. Pwede nilang kunin dito. Grazer mid kaya sila. Against Lesh. Sarap na ito sa Slark. Sabi ni Tropa, o nga naman, ang dami kong pwede agawan. Primal Beast, Bristleback. Ayaw naman yung kasama mo, so may susustain sa'yo. Yep. Especially, Magic Stick lang ang puhunan. Especially BB. Tagal dyan mamatay. Enjoy yan, Slack. Huwag nang sasabog yung buhay. Di na. Wala. Baka mamaya maagin yung scepter. Lambutin pa naman. Oo, baka sumabog yung buhay. Doon lang. Goes both ways. Kailangan niya rito mga items na na. Yung, syempre, Diffusal, Matic na yan. Bristle, baka laban mo tsaka lang, Shrek eh. DP. Tsaka yung Skadi. Pero DP, huli ko nakita na nag-Ori, ay na nag-Death Prophet si Ori, talo. Uy. Ako nag-gas nun eh. Pero this time mukhang wala naman total. Ay, hindi, meron pa rin. May pambubuhas sa yung Dark Willow. Ay, Merest. Parang... Okay lang siya. Hmm. It's lang siya. Tsaka kailangan nila nung ano, Tower Siege for Azuray. So, goods na din tong Death Prophet Links overall. Death Prophet, bahala dyan. Pero okay. Ikaw muna. Gusto ko mag-Azuray. Hindi, actually, gusto ko yung draft ng Team Spirit. Pero gusto ko yung 1-1 ng Azuray. Kaya mag-Azuray ako. Susubok parang, lang. Para sa akin, parang 2-0 eh. Oo, pwedeng ma-2-0 talaga. Sinabi ko na kanina, di ba? 2-0 yan ng Spirit. Tsaka ano, ano mo, kasi yung inaalala ko kanina, baka ako mabugbog yung Bristleback sa laning. IO yung tsaka Slark katapat niya. Hindi, kasama niya naman. Pero, pero ano pala, ay, nag-switch lane. Chen. Nag-carry Bristleback sila dito, tapos offlane Primal Beast. Yung Primal Beast kasi may way to fight up against a Slark, tapos kasama niya naman kasi Dark Willow. Medyo kaya pa rin siya, may Doom naman. Pero may lalaruan din kasing time yung ano, draft ng AR. Yung Exo tsaka yung Doom. Ayun nga. Kaya pwede silang ano, i-run Galore dito ng Team Spirit pag nagkataon na down yung fight nila. Ay, yung skills nila na ganun. So ako naman, I would go for Team Spirit. Tsaka based sa game 1 lang din. Ganda ng galawan ni Mira. Yung supports na on point. Chen na kasi ito. Wala pa ako nakikita ng Chen na sobrang hirap. Yun na nga. Well... Parang wala pang talo ang Chen dito sa ating basta game. Ng, ano, basta Chen ng hero. On par lang yung network sa mga core eh. Ayun, di ba? Classic lang mga pare. So, again, this is our game number 2 already. Good luck, have fun. Sabi nga dito ni Bak. Ayun. Okay. Ayan. Bigyan na rin natin stats ng Chen. Ayun, 7-5. 12 games lang naman. 7 wins. 5 loss. 5 loss. Paano so, saan sila mga natalo? Taka, paano ba yung gilip? Hindi. Hindi na niya. Ay, itong blue. Hindi. Hindi. Taas mo lang. Eh, bayan ako muna. Full screen. Sige, full screen mo. Para makita natin. Ay, napindot ko yung control. Ano ganda ba yan? Yan? Ganda niyan. Saan yung Chen na yun? Ayun. Chen, silog. Tundra. AR Entity, Enigma Galaxy. Entity, Enigma. Ayun yung puro panalo, Tundra AR Entity. Talo sa Blacklist, tama ba? Oo, sa Blacklist, talo. Tsaka sa AR, may isa. Sa Tundra, may dalawa din talo. Okay. Alright. Pero syempre, mga pare, as Chen naman, kaya naman din niya makapag-provide dito ng support or assistance, lalo na itong mga kasama naman dyan, dalawang mama. Actually, tatlo. Consider mo ng mama yung Leshrac gawa nga nung... Pwede na siya mang wasiwas mamaya eh, kapag naging maganda yung laning. Oo, ito na. Tignan na lang natin. Nako po. Back? Patay yata? First blood? Though, eh. Oh! First blood! Nahatid!
ng OnyxBet. Nga ngayon, may mas pinataas na po na bonus up to 7,800 pesos na using the promo code Kuya Nick, all capital letters and the PM na sa Kuya Nick's page para masagot yun yung mga katanungan. Gandang start. Instant bote para sa midlaner ng Team Spirit at may kasunod pang clinks. Bonus! Uy, may okay, magic stick. Okay naman. Boy. Ayan. Boy, muntik na maso local ni may poosh kami. Tama na yan. Hindi na pwede. Buti na nga lang kamo, may doom talaga yung ano, yung Azure. Kaya naman may ano, may pangkuha ng isa sa mga alagagad ng Chen. Diba? Yeah. Pero direct pa double yung nga po sa ano. Salamat. Sira? Okay. Hindi mapindot mga ayun, pare. Kala ko si Ron, oo. Ang sayday ka sa akin. Pero Ori, lane niya against this Leshrac, okay naman dapat. And ano to eh, last pick to kasi. So, it should matter. Dapat may bigat yung hero na yan. Sakit. Depende pa rin naman sa performance ng kanilang laner, of course. Medyo na lang. Medyo lalamang na ng konti yung Leshrac given na nakakuha ng first blood yung Leshrac. Early lang naman, pero naku, dinudura-duraan na siya dito. Ay, naku po, magic stick. Pero dive pa rin yan, boy. Ang sakit, pare ko. Kawawi dito si FY. Free Slark Grim. Slark Game. Agree naman ako. Basta wag lang tataba na pero, sobra yung Brizzle. Baka kasi tignan nyo naman. Free BB game din to kung sakali, mga pare. Kaya nga. Ayan na nga ang sinasabi sa hula. Double kill easily for this Brizzle back. And ngayon na lang natin to nakita, Mike. Tapos Chen pa yung kasama. I taste 2-0. Ay. Mukhang di malabo ang 2-sorry para dito sa ating laban. Wag lang magsunod-sunod. Wag lang mag-snowball. Agree talaga ako ron. Free Slark game to. Wag lang tataba yung Brizzle back. Alam nyo na mangyayari pagka ganyan, mga pare. Diba? With Yatoro, kaya niya kasing sabayan si Slark. Lalo pagka item or two ahead siya. Basta magkaroon diba? Na kaganin yan. Diyos ko. Chok talaga. Teka. Wiwisig ang papaliguan talaga ng quill spray yan. Hindi din sila ganun ka-threatening sa high ground. I mean, yes, meron kay Exo, meron kayong Doom. Kaya mo dipinion, man. Ah, ganun lang ng Leshrac. Tsaka, i-kite nyo lang yun lang, eh. Shard lang ng Leshrac. Oh. I-kite nyo lang yun eh. Okay na eh. Pero teka lang, yung baba, mapapunish ba? Lou, he's about to fall here. Let's collapse. Going low, but won't be taken down by this Io. Ito naman ang cons pag ang kasama mo Io. Meron kang bros, which is extra attack speed. Extra heal. Di ba? May sustain ka. Ang cons nga lang talaga, pag namatay yung carry mo agad, wala siyang gagawin. Di ba? Sa leaning masyado. Tignan mo, sobrang low na nung HP nung Primal Beast, hindi niya pa na-pick off. So, di na magtataka pag nagpakamatay yung Primal Beast at hindi bumili ng salve na yun. Yeah. So, ano dapat kaya? Bumili na siya. Pero Laurel. Or papa-regen na ng HP. Kasi sa akin, mababa pa HP niya eh. Mm-mm. Kailangan muna din naman na dito. Mag-reset nitong si Primal Beast. High win rate yung Doom recently. Ay, basta naman talaga Doom. Yung Wind Ranger nga boss kanina na sobrang low. Below 50% yung win rate na execute. Ng Team Spirit ng maayos. Terror Blade niya eh. Diba? Minsan talaga wala sa ano yan. Minsan wala sa stats na lang din. Yung tipong pagka nagamit mo ng maganda, lalo pagka meron naman kayong good composition, and yeah, good team kayo, mapapolof pa din. Draw to, lugi sa TS, lugi TS sa late game, sabi ni, sino yan, sino yung profile mo? Sana natin, si Gojo. Oh, si Gojo yata, sabi ni Gojo. Nagamitan ng Infinity. Totoo naman. Paano sa late game, yes. Sa late game. Diba? Doom pa rin naman kasi. Kahit kaya, sabihin mong Brizzle back yan, isang Doom lang talaga yan eh. Kaya ako na-check, kaya ako napatingin kung paano yung magiging high ground defense ng AR. Kasi kung kakayanin nila, from time to time na lalaban dito yung Team Spirit, okay lang, kaya nilang madala dun sa punto na magiging even na yung item ng Slark tsaka nung Brizzle back. Pero hanggat lamang pa din yung Brizzle back dun sa Slark, tapos hindi naman pa solo-solo yung ano, yung Brizzle back dito, okay lang yan. Tignan mo naman sa may baba, si Mira. Alay ito muna pa ba? Ang hirap. Paano nyo papatayin may Shadow Realm yan? Oo, may diba? Bramble Maze din. Bramble Maze. So, ang hirap lang din talaga i-takedown ng heroes ng Team Spirit niyan sa may laning stage. Yung mid, medyo match naman yan. Sadyang
Ay, ito na raw. Ito na raw. Ito okay na raw. Masusunog. Hmm. Kanina nice ka pa. Pero good punishment yon, lalo na, again, hindi nyo nga afford na mag-snowball yung team spirit. May Posca will just drag these two out of nowhere. Yun, nakaganti na kahit papano. Yung two kills na nakuha ng Bristle Bak kanina, nabawi na nila kahit papano at makakapag-creepings pa na maayos yung Doom. Yes. Rapsy, ayaw mo talaga bigyan ng tuloy-tuloy yung ganun yung Bristle Bak. Masyado ka na maasim. Kung nakapatay pa dun yung Bristle Bak sa puntong yun, wala pa. Na. Pabor pa rin si Spirit yun. Oh. Hindi, ang problem, ang item lang kasi ngayon ng Bristle Bak, stick lang eh. Ayan. Stick na lang yun eh. Stick tsaka na lang yata kanina. Iron Branch. Ngayon may extra item na yan. Full HP, so tatapang ulit. Pwede, pero kaso ganda. Tinulungan na dito ni Ori. Good exorcism play. Kakabuhay lang ni Yatoro. That's actually good punishment. Again, kapag lalamang lang yung spirit, kapag ahead ng isa or dalawang item yung Bristle Bak kay Slark. Pero kung ganito nga gagawin, susubukan siyang i-shut down yung lane niya mismo. Pwede silang madali dito, okay mga par. Controlled na ulit yung Bristle Bak. Oo. Hindi na-asim ulit yan. Yeah. Nabi yun, lakad siya pabalik sa lane. Hindi pa naman siya level 6, so wala pa siyang additional movement speed para sa Warpath. Mm-hmm. Diba na passive? So kailangan muna ng XP talaga dito nitong si Ayo. Yung vessel kaya sa kanila? Yun nga yung kailangan nila eh. Lalo, ano to, Chen? Diba? Kaya nga eh. Tapos ano to eh, lahat gamit against Bristle Bak. Against Primal. Primal Beast. Lash Rock pala. Kakalimutan. Lash Rock, oo nga pala. Lash Rock. Ano yun? Good item talaga. Pero Yatoro, sinusubukan, sunugin ng buhay for the second time around. Pero FY, will be falling down. So, okay. You got me twice. Yeah, tama but it na. Will not happen again. Okay lang din yung ginagawa ng Doom dito na sinusunog niya with the Scorched Earth yung Bristle Bak at syempre, rate ban for the extra armor nga naman. Yan. Lalo na't kailangan talaga niyan tumagal dyan sa lingit. Extra armor kasi yung goo eh. Boset yan eh. Wala, manalambot ka lang dyan. Hindi na magano to, soul ring na lang. Tapos nakaka-recta ganim sagad. Hindi na siya mga kahit mag ano man lang, any additional item. Oh, yun lang. Nakokontrol din yung carry ng Azure. Okay, even lang. Parehas naman dabig yan. Kaso may bonus kasi na ano eh. Kung ba nakapag-ipon ng 2 kills yung Bristle Bak eh. Diba? Itong Slark wala eh. Pero sa taas na doom na finally. Out level dito ngayon itong si BB. I think he's dead. Gawa nga nung nabigyan pa siya dito nito nga si FY. Ayo fell down together with FY. Buhay pa! Buhay pa! Buhay pa! Ano yun? Nabuhay pa nga, naka-out pa. Akala ko, patay na siya kasi naano na din siya eh, natarbang na din siya eh. Tsaka naano, nakutongan yun bago makalayo ng Sora, pero grabe nga yun. O tarbab lang yun, tapos walang follow-up na hit. Ngayon lang, hindi ko naano. Hindi ko din napansin, pero Larl, approaching up top. Patay naman dito ngayon itong si Bak, pero Larl will pay the price. Low Ori will be found, exorcism will be given. Yatoro may ilang. Pero wait, teka, kukulit siya dito ngayon ha. He's still going back. May Poshka though, makakapag-sustain, mapapatagal buhay kahit papano, but will still fall down. Main team po ni Satanic is Yellow Submarine. Yellow Submarine. Diba, pero to, after nila makuha yung good kill sa may side ng Team Spirit na Lash Rock, kuha agad ng Dore. Sulit na sulit ang EXO dito nung Death Prophet. Rapsy Doodles talaga. Siyempre, Larn, balik ka na sa may mid. Mismo. Wala ka na magagawa dyan sa may top at na-shutdown nila or hindi nag-snowball yung lane ng Bristle Bak. Ayun yung pinaka-target nila dun, no? Pinaka-goal nila. Hindi mag-snowball yung Bristle Bak na pwedeng kumounter sa Slark with Aghanim Scepter. Pero ngayong basag na yung top, may ilang nang umabante yung Doom at yung kung sino matapat niya, Klinks. So, ibig sabihin, for Bristle Bak, kanya na yung lane na yan. Oh, pwede nga gamitin niya para makapag, alam mo yun, makahabol ba? Doon nga sa pinaggagawa nitong AR, mga par. May word naman sila doon sa maya na yun, River. Ah. So makikita niya yung Pepper na dadaan dyan yung Doom, tatry siya i-go. Yun. Diba? Pero guys, net worth natin, papakita yan maya-mayang onte. Lalo na itong AR ngayon. Kita niya naman, nahawak na nila so far, given na si Ori, ganda ng lane eh. Siguro kung di nabigyan ng tatlong beses yung Bristle Bak, top of the network ngayon yun. Ay, malamang. Ano na yun, parang shoot na talaga yun. Hindi mo na kay-question yun. Lalo na't
Bristleback, kasama niya pa ay Chen. Diba? Ine-expand lang siya dito ni Epo. Yung scout-scout lang. Oh guys, ito na yung nangyari sa may Bristleback. And with those deaths na nangyari sa kanya, hindi na siya magsa-soul ring. Magre-recta na yata siya dito, Aglim Scepter. Iyon. Pero na din. Magandang item dito sa side ng Team Spirit, Halbert. Sa Spirit? Oh. Sa bagay, Clinks, tsaka ano to, Slark to. Halbert yung Bristleback, pwede niya gawin yun. Slark lang. Pero kung di siya mag-Halbert mamaya, I think okay lang din naman. Pero good word placement, by the way. May info dito ngayon yung AR on what's happening and kung ilan, yun na mamalagi. Pero good D-word as well. So, naspatan nga si FY, but no way, para maabotan siya. Lagyan na ng sentry. Mm-hmm. Sa may mid naman, tamang gangster lang dito si Ori. Di ba? Up na ulit yung EXO, magkakaroon siya ng Atos na pwede pang boss talaga sa mga heroes ng Team Spirit. Hindi ganun ka-mobile yung heroes nila at all. Yatoro. Pinagtitripan lang dito ni FY, nakikisagap lang ng XP. Drop the scent there. Oo, oh, di ba? Ano ang alam niyan? Kukulating alam niya ni FY. Wala. Hanggat wala kang sa entry. Mm-hmm. Kailangan talaga dito nitong si Yatoro muna yung libreng farm. Again, kailangan kasi yung item ahead niya eh. Against this deck eh. Ano yung balak buwing doon ni Bristleback? Ganinims. Atos? Pagkatapos ng aga. Ay, Lou? Ako, ayan, ayan na. Gandang blade mail. Pero sabi ni Lou, libre na to. Mangangayaw pa ba? Good onslaught out. And he will just save himself. Nakangiti ngayon si Collapse na bossit yung EXO doon kahit papano. I mean, magagamit pa rin naman to sa tier 1 bottom pero hindi na yata nila makukuha. Ano eh? Half HP lang siguro. Oo, kumbaga halfway na yung EXO nyo dyan. Halfway dun eh. Mm. Diba? Sure na sure sa Azure. Ito, GG na. Ayaw ata manalo ng AR. Akala ata sure na pasok. Ano? Sure, pasok na sila. Dagdag trabaho siguro kung makapasok sila sa players. Ang galing. Balik pa tayo, no? Pero Ori will be taking Laurel on the mid lane. Kaso lang, mga pare ko, Ayo might be gone. Yes, he's out. Mira. Hand of God. Getting saved by the hand of God. Doom's approaching. Masakit naman dito si Yatoro. Wala nang naihigupan si Ori. He'll be stopped by the Curse Crown and he's dead. Si Yatoro punishing him on the mid lane. Sabi ni Yatoro, pwede naman tayo pumunta ibang lane eh. Dito natin dalhin yung gulo. Doon yata na bosset yung side na doon yata na bosset yung AR. Di natin nakita kasi late nang dumating sa may camera sa may mid. Pagdating ng camera natin doon patay na yung Leshrac, patay duting na binigay din sa kanya yung Doom. Kaya nang nagwawalat na dito yung Bristleback, wala na magawa yung AR to stop him. And yes. Now, ito yung sinasabi ko sa'yo, once na down yung Doom at down yung EXO, it's time for Team Spirit. No. Pwede nga, no? So, ngayon, mga pare, napapansin naman natin na okay naman din yung pushing dito ng Team Spirit having that Chen and the Shrock on their side. Wala pa nga Chen Army. Wala pa. Hindi pa ganun ka, ano yun? Hindi pa ganun kabigat yung Chen Army na yun. Mga ilan-ilan lang. Pero, wala. Zinezone na din nila dito yung ano. Ito lang, the left hand and right hand. Yeah. Diba? Ay, may ano na. May chuplets na. Okay. Mga pang ano lang, pang purge lang. Yung satir. Satir. Paano naman basa? Oh. Nag-isip ko paano. Adabing ano eh. Depende yan sa accent. British or English. Accent. Yan. Satire. Pero sa atin. Iba yung satire. Iba yung satire. Pero sa atin, syempre, tatlo. May Pilipino. Ano? Ano ba? Sater. Yung sater. Yung sater. Ganinims. Butterfly. Ang galing. So, Bristleback going for the... Ano yun? Yasha? Shard? Yasha? Okay. Yasha. Balak niya yata mag... SNY? Oh, SNY. Root? With a Doom? Stat resistance. Yes. Okay din. Diba? Pero ay... Ganyan, why? Maligo. Grabe. Good morning shower. At ngayon siya magsisol ring. Okay, matama nga naman. Mas okay nga na nirush niya yung Aghanim Scepter. Mainit daw eh. Pinaliguan lang. Pinaliguan lang. Bit na hit. Diba? Siyempre, uy, quick ka na pala. Shoutout pala sa The Armory. Check nyo na yung aming Refresh Summer Collection. Yun. Diba? Naipasok. Galing ah. The Armory, baka naman. Kahit yung short lang. Short lang ako, short. I know, diba? Rossi! Refresh ka muna with The Armory. Check out The Armory's Refresh Summer Collection para sama-sama tayong ma-refresh sa mainit na panahon. Sobrang init, isinama na yung clicks. Check out nyo namin yung The Armory Shopee namin, mga sir. At syempre, Facebook page din namin, The Armory. Yo!
So, collapse. Okay naman siya dito, mga paps. Going for the BKB. Siya dito. Siguro by the time makuha niya, pwede ulit silang lumaban kahit available yung Doom sa kabila. Oh, yes, of course, my friend. Iyo. O, di ba? Pwede, pwede. Pang English conference na. Yes, this is the English conference that we are doing every day at our school. Oh my Uy. God! Charot lang. Nag-ano pa kayo dun? English kami sa ano, sa prep com namin. Bahol kami mag-Tagalog. Ayun nga, ayun, ginanon din pala kayo. Paaya pala yung limang piso. Kahit anong, kahit mismo hindi namin siya kausap, kahit kaklasa ng English dapat. Sa amin din eh, limang piso. May minus sa decorum. I don't know what decorum is, pero parang attitude lang yata yun. Or how you do shit sa ano, sa classroom. Pero ito, mga sir, 15 minutes going, 16, at mukhang balak ng Classic Team Spirit i-take yung Roshan. Well, hindi ko naman sila kikwestiyonin. Kayang-kaya nila yan, chan yan. Bristleback na may Aghanim Scepter, pero nakita sila ni Lu. Okay, okay. Deep Piusel Blade para kay Slag. Pero napa-mage layer muna siya dyan. So, at least, ma-withstand niya nga yung magic damage. Yes. Plus, tingin mo kaya ng blacklist si Ana? What do you mean kaya? Kaya i-acquire? O kaya talunin? Kahit, hindi naman acquire yata, mahirap. Kahit sabihin mo hindi na kasi active yun, malaki TF to. Hindi, tsaka hindi na yun lalaro po eh. Hindi na naglalaro din yan. Parang hindi naman parang din. Parang pag kinuha mo yan, for down na lang din. Malakas siya, oo. Pero arami nang mas malakas eh. Siguro kung carry man, na mga kinoconsider nyo ha, mas ideal pang i-consider nyo si Satanic. Kung consider lang naman yung pag-usapan, di ba? Kaya nila bayaran yan, kaso sobrang laki. Dapat pag binayaran nila yan, magpapanalod na talaga sila kasi grabing investment yan. So, ewan natin kung anong laro ni Ana ngayon. Ay, natanggal. Ang aking samalin. Grabe. Siyempre, habang natanggal yung salamin, samalin dito ni JB. Russia nakuha na Team Spirit and this is the moment for them to, alam mo na, rampage sa may mapa. Ay, ay nako po. Ayun na. Okay na. Patay. Pare na. Malevolence is doing it. Okay, okay. Gumagana. Gumagana yung trip dito. Pero by the way, that raw skills brought to us by Vortex. For your next PC upgrade, just go Vortex. May mga pre-made pala tayo dyan na ano, na PC build. No? Ayan, mga pre-built PC by Quitcher Mill. Check nyo na lang yung Vortex PC mod sa Facebook. Ori, Ori will just TP out into safety. May mecha naman na yung IO, plate mill, or chain mill na lang pala. Yung kulang. At syempre, may defusal na rito. An item na pang counter kahit pa paano kay Bristleback. Yeah. Uy, okay. Na-dispel, na-dispel, na-dispel. Okay lang. Na-dispel. BKB, siguro yun din isa sa iniintay ng Slark bago siya makapag-rampage ng tuluyan, lalo na hindi pa naman din ganun ka-enough yung magic resistance natin nitong mage slayer. Kumbaga, matitiis niya some, pero pag binuhusan siya dito ng Team Spirit, net po talaga siya dyan. Kawawa Slark mamaya sa Bristleback. Actually, ngayon nga lang eh. Kawawa. Ngayon yung time na kawawa yung Slark sa Bristleback. Kailangan dito magkaroon pa ng item ng Stark para makalaban. Stats item. Kasi pag sinalo niya talaga yung full duration ng Ags ng Stark, ay ng Bristleback, Diyos ko, more than half HP mawawala sa kanya. Wait, sa kanya talaga. So Bristleback naman, okay, with the Aegis, hindi naman siya masa-threaten dyan and hoping din naman sila makakuha ng tier 2 knowing na pag na-dominate mo naman yung AR dito, wala, mahirapan din siya. And with that item ahead nga as a Bristleback, medyo scared pa. Si Slarky kay BB. Pero dito kay Chen, he's not. That's gonna be good silence. And look at that. Nangangamot na nga si Bristleback dahil Ori together with Io, he's here. The damage might be enough and Yatoro will be gone in a bit. That's gonna be far too much. Ages down. That's just the first life. But the doom given in Primal Beast and Primal Beast, mananak mo na din again. Yun nga pong si Larl. Gusto lang mag-dish out ng damage pero silence dito kay Bristleback. And Bristleback's being kited. Though Lu, di siya makampas, di siya makahit, di siya makakuha ng essence ship. Yun nga ang Team Spirit. Nag-defend naman nila yung kanilang ground na wala yung Aegis. But for AR, ang maganda para sa kanila doon is hindi po sila na high groundan dito na itong Team Spirit. At walang nakuha dito yung side ng Team Spirit maliban sa may tier 2 middle tower ng AR, mga sir. Sobrang bullet nun.
sa ano sa Bristleback yung ginagawa nito ng Clinks. Ino-orchid lang siya tapos ang ganda po ng next item niya, tutulungan niya Stark dito para manalo. Kapag yung kay Bristleback, Bloodthorn. Pag na-Bloodthorn mo naman talaga yung Bristleback, ay naku po. Yan. At saka, wala. Kaka-level 2 lang siguro ng Doom neto. Ah. Ang bilis na wala ng Doom niya sa Primal Beast eh. Mm. Ayun lang din ata nag-level 12 si Tropa. Pero, again, for Team Spirit, hindi silang takot kasi after nung laban na yun, wala ng Exo, wala ng Doom, so hindi na sila ganun ka-threatened, lalo na Aegis lang naman nakuha that time. Oo, pawala diba? Na yun eh. Pawala na yung mga sinabi mong skills eh, which is yung Doom nga, binigay pa sa Primal Beast para saan hindi matulungan si Yatoro, eh, kaso may BKB pala yung Primal Beast. Ayun, lumakad lang paalis. Mismo. Pero ngayon, nawala yung Doom, wala yung Exo, this is it, pansit. Ay na nga, ang sinasabi, mga pare. Laurel, kaya niyo naman ng madurog yung Torre, but with the fortification, medyo maiilang nga po yung spirit for a while. But again, without those skills, they won't be threatened. Diba? Mapupushback nila itong Team Spirit. Pero gawa nung, ubus na kasi yung trips eh. Oo, so hintay ulit. Nakakatanda ko. Bristleback is going up for napakatapang. Okay. Atos, he's locked inside. Primal Beast Onslaught in. Nope. Tama, cancel lang. Wala na. Wala bang mecha yung Chen? Ano ba item ni Chen ngayon? Direct pa, click po. Thank you. Ah, oo nga. Walang mecha yung Chen. Pataka ko wala silang ano eh. Wala silang region item. Para sana sa Bristleback. Para mas tumagal pa dun? Oo. Alam mo yun, parang sabihin natin mag-swarm man lang, ganyan. May pang balik ng HP. Tsaka sakit lang kasi may Shiva's Guard na yung Doom. Ah, pero look at si Clinks. Slowly catching up dito sa ating net worth. Building up something na pwedeng maging problema ng Team Spirit, which is yun nga ang Bloodthorn. Diba? Pinaglalaroan na lang ng Liquid, sabi ni Louis Tixon. Yun na nga. Kawawi. Hindi ko makita yung free start game. Mamaya pa yun, boss. Mamaya pa. Palin daw? Late game pa yun yung free start game. Ngayon kasi, masakit talaga. Okay. Nakita nyo yun, di ba yung may Aegis yung time ng Team Spirit kanina? Pinaulanan ng Bristleback ng Bristleback yung Slark. Wait, saka nabanggit natin. More than half HP na wala sa kanya. May ilang pa si Slark dyan talaga. First Slark. Baka mamaya may, go. Ideally, gusto mo pantay kayo ng item eh, para makasabay ka. Ayan ba item niya ngayon? Depew tsaka Mage Slayer. Wala siyang stats item kaya masakit pa. Oo, oh, wala pag pa. Pag nagka-Ags, pwede tsaka Skadiyat. Baba na HP niya, 1-3 lang. Kawawi diba? Siya dyan mamaya. Baka may magtaka pa dyan kung bakit Bristleback sinabi ko. Pangalan ng skill ng Bristleback yun. Muna i-justify. Pag di nila alam, di nila alam. Yan lang yun. Doom ng Doom. So anyways. Shivas na rin yata to. CDP. Ay, hindi, wala siyang Veil eh. Baka laba, casual laba. Na lang. Casual plate mail plate lang. Mail. Dagdag ano man lang. Medyo makate yung goo. Ay, nako po. Ito ang magandang kill. Actually heal. Good find. Rapsy. Finishing off Bristleback. The process. That's cool. Diba? Nasulit na lang yung vision dito na meron sila. Kitang-kita. At ayun. Nagkaroon naman na ng bloods dito. Yung Simposh ka. Pero, actually, ganda ka sana na Greaves, if ever. Magkaroon lang kayo ng additional na sustainability if ever lalaban kayo. Right now, collapse. Going for Ayo. Ayo, tumatay mo lang. Binalagbag na. Bug. Okay lang man for AR. Nakuha na lang yung Bristleback. Wala silang talo dyan. Thank you na yun. Wala din siya mga piton eh, kaya tinayuan niya na lang din. Now, Primal Beast. Siguro yun nga. Pagka nakuha niya naman yung dagger, mas magiging impactful siya dito. Element of surprise from Team Spirit nandun na din. Pwede niya mabigla either si Slark or even nga itong si Doom hanggat di pa nakakapag-Doom. But right now, wala yun. Cooldown pa naman. Pang-counter na item sa AR Aghanims nung Primal Split tuloy. Oo. Primal Beast. Kailangan niya yung break na meron yung Aghanims niya para hindi magkaroon ng essence shift. Stuck yung Slark. Yan na nga. Ayun yung kailangan nilang item. Kahit naka-BKB, basta naka-Doom. Boss, basta naka-Doom ka, walang region-region niya. Kahit yung Hand of God, wala yan. Wala.
Mapoprotekta may ibang team, pero yung isa, wala talaga. Ang alam ko, hindi na din na-deny. Basta any type of regen, hindi pwede sa Doom. Okay. So, for Clinks, bakit? Mag-aatos lang naman siya dyan. Bakit? Late game-wise, sino lamang? Ako mag-AR ako sa totoo lang eh. Wala sila masyadong catch sa Slark eh. Late game lang naman yan, mga boss. Tsaka pag late game kasi, sabihin mo, may mga, syempre, may mga refresher na yan. Sabagay, hindi na ganun ka problema yung cooldown for the side of AR. Basta late game, refresher na sagot dyan. Those is like, ha? Minimal pa lang yung ano nyo dito, naihipon yung permanent na algae. Scotty pa. Ay, wait lang. Essence shift rather. Kaya sa, ba yung nakita ko sa Bristleback? Hindi SNY? Kaya Sanchez, okay lang din. Iniba niya nga, midway. Di ba kanina, SNY yeah, balak? Yeah, siya yung ban niya. Una niya nga item. Pero goods naman din. Doon pa rin yung status resistance. Mahalap ng Clinks, wala. Oh, hirap. Pre-farm yung Clinks kanina eh, no? Ganyan-ganyan lang siya. Oo, pero eh. Good pounce. Makakatch niya off guard itong si Dark Willow. Without Mira, no terrorized threat for the side of AR. They're just farming as a shift for Lu. But with the pulverize, na ilang sila. Kaso yung Doom na bigay kay Primal Beast and Primal Beast being targeted. Dolel will go in with the BKB. Di siya maano. Kaso lang yun nga pong si Bristleback na papunish dito ngayon itong si Ori together with those ghosts. Though Collapse will take down Lu, the carry is down and yun nga pong Team Spirit manlalaban na, ngunit si Bak palagpa din. Sinibak biglaan dito ngayon itong si Collapse and FY dealing the damage of his life. He's just being the carry right now, mga pare ko ay. Okay yung sustain na ginawa doon ni, ano, ni Ayo dito ay, kay Ori. Napuno yung buhay. Buhay yung buhay pre. Hindi siya bumalik na yung mga mumu. Ayun nga, ang problema. Ay, naku ba, boss. Ito yung gusto ko i-highlight sana after ko sabihin si Ori eh. Ay, si ano, si Io eh. Yung FY. Si FY. Teka lang. Masyado silang nag-overextended, nag-overstay. Team Spirit will actually punish that kind of play. No? Bakit kaya nag-overstay nga doon? Pwede na pang out yun, pwede na pang farm on ulit yun eh. Then, siguro na ano sila. Parang nag-ready ba? Thinking na mapapatay na nila doon yun ngang si Bristleback easily. But ayun, without those items skills, and skills. Diyos ko, lista mahirap mo. Diba? So, gusto ko sana highlight yung ginagawa ni Epo. Kasi nung nag-start yung team fight, hindi na umabot yung Hand of God nun siya kanina sa may Dark Willow because of Clinks. Yung damage niya grabe talaga. Tsaka yung mga chuplets, yung mga skeletal system. Grabe naman boset eh. Pag nag... Ewan ko kung may bloodthorn na ba yung Clinks. Pero once na magkaroon talaga ng bloodthorn niyan, manlalambot si Atoro. Kasi kanina yun din yung ano niya eh, plano niya. Tsaka si Atoro nananakit na rin dun. At tsaka looking at Slark, parang thank you na lang din kay Clinks kasi na-finish off nila yung Dark Willow. Easily nagkaroon siya dito ng Perma-Agi, but again, mahirap pa hanggat ganyan pa lang items niya. Stats tapos item pa. Stats item pa talaga sa Slark. Kasi yung damage, hindi niya kailangan problema. Ako, meron na ka. Na bloodthorn yung Clinks. Hindi niya kailangan problemahin yung damage item eh. Kailangan niya lang umago ng stats tsaka tumagal sa teamfight. Tiyo ano mo si Clinks, maabutan pa si Slark pare. Yaman eh. Mahiya si Lu. Pero ganyan talaga yung type ng supports ni FY. Hoodwink niya, nagta-transition to carry. Yung Clinks, isa rin yan sa mga nakikita ko. Usually sa kanya. So, mag-specialty. Specialty na lang. Yung Logi TS dyan, apat carry ng Azuray. Ayaw lang i-support. Ayaw lang i-support. Ano. Sabi nung ano, sabi ni Jay sa YouTube. Pwede nga, pwede naman mga par, di ba? Hindi nila masagot dito yung Clinks so far kasi yung initiation ng Team Spirit nandito lang sa kay Collapse and si Collapse nadudum din siya most of the time eh. Okay. Bloodstone ba niya, Toro, palag-palag na yan, sabi ni Aziel. Pwede naman. Mga idol, diba? Gabi, dinner pa lang, okay mag-away-away dyan. Mainit ah. Okay naman mag-ano, okay naman magkaroon ng arguments, wag lang away. Okay. Professional tayo dito. Tama. Ay, tika, ayaw. Okay, ano yan? Mabalik. Alay. Alay na lang. Ay no, nakasakto-sakto, saktong-sakto. Bye-bye. paglabas na paglabas mo, naka-ano ka na eh. Naka-bramble miss ka na eh. Nasukatan na, no? Lasharak will go for this. Shiva's Guard, meron naman na siyang Bloodstone. So, extra regen. Ito yung napapansin nyo, hindi naman siya yung nadudum eh. Diba? Yung nadudum dito, si Yatoro at si Collapse eh.
At speaking of Yatoro, meron na rin siyang Bloodstone na pinag-aawayan nila sa chat. And right now, both of them have those. So, kailangan lang din nila dito tumagal. And mga paps, 30 minutes into this game. Kita nyo naman, gumagawa na lang ng way yung AR to at least delay kung ano man yung mga ibabato ng Team Spirit. Dropping that Doom and TPing away. They'll be successful in doing so. But the Doom will be wasted. So, let's expect na hindi mo napapalag yung AR with Doom. Kaya nga, kinakain na si Miposhka. Parabit, pero Miposhka, ayun. Solo meal. Solo meal ni Epoy. Alam mo, kahit sabi mo mag-glimmer kasi yung Chen, wala pa rin eh. Kasi ang daming slot nung clinks para mo magdala ng dust eh. Tingin ko Lotus. Pwede siguro. Lotus, pang dispel ng Bloodthorn. Ang sakit eh. Teka lang. Chen lang inawala doon sa play na yon. Nagamit na din yung Doom. So, Team Spirit, ewan ko kung may ilang pa sila. Kasi walang ano eh. Walang Doom, walang Exo. Diba? So pwede sila ditong sumubok. And actually, they're doing it. Magbabasag sila dito sa may tier 3 knowing wala yung mga special dito ng AR. Oh, ayan na. Mabilis lang naman to. Uy, nakita si Epoy. Okay. First half out. Easy lang kayo. Be found by the Cursed Crown. May pike ako. Or is round up, right around the corner. Mira is dead. Without the exorcism, di sila ganong matatakot. Kaya naman, Team Spirit, laban-laban lang. Onslaught in, bumubuelo. Pero Yatoro, nakita na si Bak. Masisibak na nga itong si Doom sabay pulverize sa mukha. Warak! 31 minutes in and Team Spirit's approaching dito ngayon sa ating Tier 3. They'll be able to destroy the first Tier 3 dito sa ating game. Ori will be found in without the exorcism. Aray, okay, okay, okay. He's about to fall here. Pero yun nga si Ayo pa, yung nauna mga idolo. Oh. Kita mo si Lu. Talagang grabe-grabing damage na tatamu niya. And look at Brizzleback. Look at Brizzleback. Nangangapit bahay na lang mga pare ko. Double kill for Yatoro. Ano yun? Man, lumabas sila sa base nila. Umalis. Lumabas sila sa base nila. Pinalabas yung kapitbahay sa bahay, pare ko. Ano yun? Tinayuan sila ni Yatoro. May Bloodstone na kasi. Sayang pa naman yung ginagawa ni Io na sobrang sustain yung ginawa niya kay DP pero ganun pa rin ang ending. At si Epoy nag-try mag-cut ng wave dun sa may mid. Kaso ito na ulit. That's nasty, pare ko. Grabe, tinayuan. Nasty. Wala ka kasing Doom eh. Alam niya eh. Alam niya, uy, paano ko papatay nito? Walang Doom. So yun na nga mga kaibigan. Na-point out na natin to. The Team Spirit will be very active by the time cooldown yung mga skills dito ng Azure. Doom's na available. DP bought back dahil meron siyang ulti and pwede nilang i-punish dito ngayon yung Team Spirit. Now Lu is going for Miposhka for that free essence ship. Grabe. That's gonna be the dance gun. Pero patay pa din si Ori. It's a dead back, mga idolo. Yun nga pong Team Spirit. Talaga namang mainit-init. Borado yung Azure. Hindi malabo. Sabi mo, nandun na yung Doom. Ayun, binigay kay Collab. Sabi ng Team Spirit. Okay lang yun. Okay lang. Nakagalaw yung Lesherak tsaka yung Brazelback. Hindi naman isa lang yung core namin eh. Ayan nga. Diba? Ay, naku po. At yung Stark, syempre mga Sir Given, na ganito lang yung item niya on par. Actually, lamang sa kanya yung Brazelback na sinasabi ni JB kanina. Ayun, nangyari nga. Diba? Hindi makalaban yung Stark sa Brazelback. Ang ginagawa lang ng Stark, pinapatay niya either si... pangalan nito? Dark Willow, Dark Willow o kaya lang. Yung si Chen. Pero yung Korn ako. Kita mo kanina kahit naka-BKB siya, nahihilang siya. Diba? Hindi na lang din talaga siya lumaban. Mas pinili niya na lang sakit mag-out. Sakit kasi eh. Bumapasok yung Quill sa BKB. Oo, oh, shoot talaga yun, mga par. Hanggat wala nga sila ditong item na on par doon sa hawak ng Brazelback at ng Team Spirit, wala, mahihirapan talaga yung Azure, especially without their skills. O ano lang yun ha, one moment lang yun na nagamit nila yung Doom and, tawag dito, Exorcism. Tinake na yun ng Team Spirit na chance. And dahil doon sa error na yun, nagtuloy-tuloy, they've taken two sets of racks. Easily, di ba? Right now, itong si Lu, mga kaibigan. Kung kailan laglag, tsaka nila kasi. Nahilang. Namboset ha. Namboset lang. Ayan ha. Okay. 6 seconds pa yung ano, yung Brazelback eh. It's a dance. 3, 2, 1. Ayan na nga. Okay, TP out for Lu. Pero makikita Split Earth. Paroisoy! Para may nail gun dito si Adoro eh, no? Warak!
Pare, basag ang parlay, sabi ni Joseph. Ayun na nga, umiar ka kasi. Kanina, bago pa mag-start, sinabi ko na yan, mga hatak ang spirit. Yung Stark, yung Stark nag-spark yung buhay. Kawawi eh. Yun. Ganun lang talaga mangyayari dyan, mga kaibigan, knowing that AR, they've fallen behind and hindi nga nila nasusulit every time they have this ulti. Shiva, ito na, yung pang-counter na ito. Carry, sumusubok, tumetesting, gustong iburah dito ngayon si Bristleback. But look at that. Pumulis, that's pumulis. Larl. Na mawawala naman dito si Back dahil sa kanya. Kaso eto naman pong kanyang Pulse Nova. Medyo masakit. But lose BKB is actually effective. Wala na yung bosset sa kanya dyan. Yung tinik, literal, sa kanyang lalamunan. And nawalang maaga. Look at this. Collapse might collapse as Lou's trying to take him down. But Lou needs to create some distance. Dahil masakit. Inababato dito netong si Primal Beast. Kahit naman papaano. FY, the silent hero dito ngayon sa ating laban as he's just free hitting from behind. O yun yung tamang ginawa ng Fate Beyond. Dinom niya dito yung Bristleback. At syempre, para sa akin yung carry dito, hindi na si Lou eh. Di na si Lou. Si FY na yung carry si dito mga sari. Mas mayaman na nga si FY kaysa sa Snark eh. Mm-hmm. At syempre, buti na lang Camo. Ang ganda rin yung ginawa nilang play together. IO and Snark na... Pagkatapos mag-deal ng so much damage dito ng Klinks doon sa may Bristleback na naka-doom, pumuli sila sa may likod. Nag-relocate lang sila doon. Ganun yung mga time na pwede nilang ma-shutdown dito yung Team Spirit. Pero ano yun? Ang malas mo! Gano'ng katagal yung Roshan? 1 minute and 53. Boy na. Boy na. Sobrang malas ng AR. Minsan na lang sila manalo sa ganong klase ng team fight. Yung Roshan, di pa available. And tama diba? Ba? Alam ko nag-buyback yung Slurk doon eh. Ata. O nabuhay lang. Nag-spawn na lang din ata. Pero wala siyang buyback ngayon eh. Tingnan natin. Hindi ko rin kasi na-check mga sir sa ang dami nangyari. Bilib na bilib ako sa ginagawa ni FY. Ayun, nag-buyback nga. Nag-buyback. Bilib na bilib ako sa ginagawa ni FY. Wala eh. Sabi ko sa inyo eh. Si FY talaga pre-hit lang sa Gedli. Oo, oh, si FY sinalo, lang. Asak- sinalo! Sinalo yung bato! Alak! Ang galing mo naman, Lu! May ano, may share dyan. Catcher, pare ko eh! Sakit ng break. BKB, pulverize, orak! Sinalo yung bato! Ang tindi mo! Ano yun? Nagkamali si Lu? Sinalo niya, pre! Eh, di ba double bounce yung bato ni Collapse? Oh. Sinalo dun sa pag... second bounce! Tsaka after nun, di ba nag-shadow dance siya, tumakbo? Tumakbo eh, nabuta na din! Nagtaka ko bakit hindi siya nagano? Nag-BKB agad siya, hindi siya muna nag-shard. Kasi kahit mag-BKB ka, papasok at papasok naman yung pulverize sa BKB eh. Dapat nag-shard muna siya. Ayun lang. Awawi! Ang sakit. Awawa lalo, mas lalong maiinis yung betters ngayon. Tapos ang boxing, sabi nga nila. Sinalo pre! Tindi mo! 60 seconds para sa kanyang buhay. Pero Back and Ori, together with FY, they'll try to make a play but FY is being checked by Larl! He's actually alive! They're trying to punch Miposhka but look at this! Buhay pa ba? Hindi na! Hello, si Larl ang tagalinis in GG tinawag finally ng Azur Ray! That was good! That was clean for the side of Team Pasok Spirit! Pasok sa under, sayang! Mga naka-over 30 na yun dyan. Ilang segundo na lang sana pero that's the game! That's the series for this first series mga sir 2-0 para sa nalaglag na team! Team Spirit! Ang sakit! Dinaan sa ano? Dinaan sa normal game! Galing eh! Nag-Grizzle McCary! Catcher eh. Yung ikaw na nga lang yung iniintay. Dieback kasi yun eh. Dieback yun. Ay yung masakit sa lahat, dieback yung strike doon. Tapos si FY na talaga yung carry. Ang problema nga lang, ang pwede na lang sana nagawin ng strike ng, sa game na to, magsook na lang ng damage siya. Tapos hayaan niyang manggulo siya para maka-free hit si FY. Kaso wala siya eh. Hindi, tsaka okay din naman makakakuha ka ng ano ng essence shift, mastakan mo kahit papaan, di ba? Bosset ka pa din sa laban kasi hindi ka matatarget eh. Diba? Every time meron ka shadow dance. Wala. Ayun, pinokus. Napilitan lumaban yung apat, which is not ideal, lalo na sa ganong klase ng sitwasyon. Sabi na, I smell 2-0 eh. 2-0 para sa Team Spirit. Diyos ko mga sir, nasa possible lower bracket. Pag na 2-0 pa sila ng OG mamaya, magkakaroon pa tayo ng possible 4-way tiebreakers. Kawawi pa. Pero ito na, yung player of the game natin. Matik, sino pa ba?
Walang kahirap-hirap. Yato ulit. Ano ba naman yun? Grabe si Yato, siguro mga ano to, mga 2 to 3 years pa. Yeah. Bago mano, matapos yung prime. Era. Oh, prime. Hindi, ngayon nga, hindi, yung prime niya kasi yan, pabugso-bugso. Hindi yung, dito, wala yan. Ah, hindi siya yung tuloy-tuloy. Hindi tuloy-tuloy. Pulsation parang lang. Parang pulsation lang. Ano, pag malaki prize pool, uy, prime ko bigla yan. Prime ko yan, gagalingan ko. Lag-lag na kami, uy, prime ko yan. Pero yun nga mga pare ko, that is it for this series. Quick 2-0, congratulations sa mga nanalo. And mamaya, may isa pa tayong series dito. Tuloy-tuloy po yung broadcast natin dito sa Elite League Round Robin Stage. This is the last day. JB and Mike will be back para sa ating second series. Diyan lang kayo, huwag kayong alis.